our YouTube channel. To this video guys, mag-isa tayo ng upo at lagyan natin siya ng mincemeat ng turkey. Actually guys, pork dapat, pero pork turkey meat yung madampot natin. Ayan, napainit na tayo ng mantika, tapos isunod natin yung ating bawang. So hindi ko na siya inantay guys na maging mainit na mainit yung ating mantika para hindi siya masunog agad yung ating bawang. So igisa lang natin yung ating bawang. Kung golden brown na yung ating bawang, isusunod natin dito yung ating luya. So pag maluto na ating luya, igisa lang natin yung ating bawang at saka luya. At pag next natin dito is yung ating puni. Okay, next, i-add natin yung ating onion. So, igisa lang natin itong ating onion guys na maluto din. Yung ating mga ricados. So, i-next natin dito is yung ating meat. Yan, naluto na yating ricado. So, pag-add ako dito ng cherry tomato. So, hindi ko na siya i-slice guys dahil maliliit yung cherry tomato na yan. At saka, pag maano na yan, mamaya madudurog din yan. So, hayaan na lang natin siyang binig. Ayan, ready na yung ating bawang, sibuyas at saka luya. Add na natin yung ating meat. Ayan, i-mix lang natin siya. Siguradahin natin maluto at mag-isa siya sa ating mga ricados. I-mix-mix lang. At talagang haluin-haluin lang natin guys. Dahil turkey meat ito yung gamit natin. So, hindi siya oily. So, kailangan natin siyang i-mix lang mabuti. Dahil para hindi siya magdidikit sa ating pan. Ayan. So, tatakpan na natin at hayaan lang natin mga 3 to 5 minutes. Tapos, haluin na naman natin. Yan. Mag-add tayo ng ating paminta. Ayan. Nag-add tayo ng paminta, so i-mix naman natin ito ulit. So nakita nyo guys, yung ating kamatis is nadurog na. Hindi na siya bilog. See? Ayan, na-mix na natin. So, takpan lang natin ito siya hanggang maluto yung ating kani.
So habang nag-aantay tayo ng malutong karne, maghiwa tayo ng ating upo. So yung ating upo naman, wala naman siyang specific na paghihiwa. Hiniwa ko lang siya ng manipis, pero hindi naman siya as in manipis na manipis, guys. Yung tama-tama lang siya. So hiniwa ko lang siya ng apat yung upo. Tapos i-slice-slice ko na siya ng manipis. Ayan, pagkatapos na natin itong hiwain, i-add na natin siya sa ating meat at igigisa, guys. Suddenly na, delete natin yung ating clip, kaya yan ang nakita nyo, na-mix na siya agad. Instant. Ayan, i-mix lang natin siya mabuti at nakatakpan para maluto yung ating upo at saka tuluyan na rin lumambot at maluto na rin yung ating meat. Ayan, so habang inaantay natin maluto yung ating upo at ang ating meat, so kailangan natin siyang ihalo-halo paminsan-minsan dahil natulad ng sabi ko, yung ating meat is turkey, so hindi siya oily. So kailangan natin siyang halo-haloin. Ayan guys, nakita nyo, medyo ano na yung ating upo, ready na. So dito, mag-a-add lang ako ng kunting water para mayroon tayong kunting sabaw. Ayan, nakapag-add na tayo ng tubig, so kailangan na natin siyang timplahan. So, lagyan na natin siya ng seasoning at magagamit tayo ng Maggi. Magamit tayo ng Maggi at mag-add na rin tayo ng kunting asin. Ayan, nahalo na natin ng mabuti. So, ang gawin natin dito, tikman natin yung ating tibla. Pag alam natin okay na, so, takpan lang natin. So, para yung kanyang seasoning at saka ano yung salt natin is ma-absorb ng kani. Ayan. Sarap. So, haloin lang natin. And then, i-check natin ulit kung okay na yung ating timpla. Ayos.
So, parang medyo matabang yung ating timpla. So, maglalagay tayo ng kunting patis, guys. Nasa inyo din yan. Ayan, natimpla na natin ng mabuti. So, i-make sure talaga natin na yung tamang-tama lang yun. Hindi siya maalat at hindi siya matabang. At i-check na rin natin yung ating upo kung talagang malambot na siya. Talagang luto na siya. So, pagtapos natin i-check, itakpan lang natin at hayaan tuluyan ng maluto yung ating gulay. Ayan, luto na yung ating ginisang upo with turkey meat. So, ready na to serve. Yum, yum, yum. Ayan, yum yum. Ang sarap, diba? So, healthy na healthy, hindi siya pati. So, easy na lutuin, masarap at masustansya pa. Kaya, thank you for watching, guys. Until next time, bye-bye.